kapadyak, mga kasikad at mga kahabi natin dyan. Ngayon ay isa na namang bike ride ko na video. At maraming salamat sa mga nagsusuporta, nanonood ng aking mga bike rides. So itong mga bike ride ko na to, i-enjoy nyo yung mga scenery. At hindi lang scenery, dito isi-share ko sa inyo yung mga health tips, no, na maidulot ng bike ride. At marami pa akong mga health tips na isi-share sa inyo dito sa mga biking videos ko. Yan. So ngayon ang pag-usapan natin ay tungkol sa heart rate. Yan. So itong heart rate, kung ipato nyo yung kamay nyo sa dibdib nyo, sa kaliwang dibdib, yan, ma-feel nyo yung heart nyo. Yan, magkabog-kabog. So yun yung binibilang, no, kung ilang kabog ang heart natin sa 1 minute. So binibilang yan within 1 minute kung ilan yon. So mayroon tayong tinatawag na resting heart rate. So, yung resting heart rate yung nakapahinga tayo. So yun dun binibilang kung ilang beat ang heart natin. So maganda ang magkuha ng heart rate kapag nasa ano, bagong gising. Yun ang magandang kumuha ng heart rate pagka bagong gising, kasi yan yung wala pa tayong masyadong ginawa na ng mga trabaho. So maganda pa yung ang heart natin, di pa masyado na napagod. So yun yung magandang kumuha ng resting heart rate. So sa resting heart rate, mayroon tayong mga ano dito, mayroong poor, below average, average, above average, good, excellent, athlete, yan. And then by age bracket yan, mayroong age bracket. For example, kapag nasa 36 to 45 tayo, ang good na heart rate, resting heart rate ay nasa 65 to 68 beat per minute. Ayan. So mostly ang resting heart rate, no, above average ng age 36 to 45 ay nasa 70 to 73 beat per minute. So ang heart rate ng babae tsaka yung lalaki ay magkaiba. Yung sa mga babae ay mataas. Sa lalaki pala ay mababa. Tapos sa mga babae mataas. Yan. So sa good kasi ng lalaki nasa 64 to 67 lang ang beat per minute, while sa babae nasa 66 to 69 beat per minute. So mayroon din tayong tinatawag na target heart rate. Yan. So yung target heart rate natin, mayroong itong zoning. Yan, zoning. Nasa first zone, nasa very light. Yan, warm up lang. And pangalawa yung light zone, yung fat burning. Ang effort natin na 60 to 70%. And sa third zone ay nasa moderate. Ito yung aerobic. Yung heart rate natin nasa 70 to 80%. Ito na naman yung in-improves yung fitness natin saka level of power. And sa hard naman, sa fourth zone ay ito yung tinatawag na anaerobic. So nasa 80 to 90% effort. Ito naman siya, it's improve high speed and endurance. At sa fifth zone, ito yung 90 to 100% effort.
ito yung mga pang-athletes na zone. Help athletes develop speed. Ayan. So, sa every zone na ito ng target heart rate, probably makatagal lang tayo dito mga 30 seconds. Okay? 30 seconds or whole duration ng bike ride. Makastay tayo doon sa ano na yun, sa zoning na yun. Probably pag nagabike ang easy biking lang dito lang sa ano, no, ma-maintain natin yung second zone lang, itong light fat burning. Yan. Pag nagabike ka na easy riding lang, ito second zone. So ang effort natin dito ay nasa 60 to 70% lang. So parang gapasyal ka lang na bike ride ito. Ito yung ini-increase niya yung metabolism and aerobic endurance. So pag na-increase yung metabolism natin, yun, nabiburn yung mga fats na ka-store sa ating katawan. So ito yung maganda na i-maintain natin, no, yung second zone lang. Pero kung gusto natin i-increase yung level natin to third zone to fourth zone, yun ang aerobic tsaka anaerobic. Yan. So later i-share ko sa inyo yung mga bike rides ko na aabot tayo sa third tsaka fourth zone at abutin pa natin yung maximum zone. So sa maximum zone, yun na yung mga pang pro na bike ride exercise. Yan. So ito naman yung sunod ay yung ating target heart rate. Sabi ko dati, no, yung target heart rate natin by age naman to ang bracket nya. Yan, by age. Mayroong beginner, intermediate, tsaka advanced. So kung beginner tayo, nasa bracket tayo ng ang age natin nasa 40 to 44. Yung beginner beat per minute natin ay nasa 107 to 125. Ito yung target heart rate natin. Ibig sabihin, ito na yung pinaka mabilis na heart rate natin as a beginner. So kapag intermediate naman tayo, age bracket natin nasa 40 to 44, nasa 125 to 142. Yan. So kung beats 10 seconds, nasa 21 to 24 beats every 10 seconds. So para mas madali tayo mag-measure ng heart rate natin sa 10 seconds lang, kasi kung 1 minute 60 seconds 'yun. So mag-count lang tayo ng 10 seconds, nasa 21 to 24 beat lang. So kung advanced na tayo, mga pro na training ang ginagawa natin, nasa 142 to 160 beats per minute. Ayan. So yan yung target heart rate natin. So more about target heart rate later. So just keep on tuning and God bless.